Hi, Tambalan! Ako po si Jessie, isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Caloocan. Sumulat ako sa inyo kasi I want to share my love story. It was 2014, teenager pa ako noon, when I met Dan. Wala naman kaming label pero ramdam ko siya ang first love ko. For 3 years, best friend na may harot ang peg namin. Hindi kasi pwedeng more than that kahit gusto namin ng isa't isa dahil parehas kaming babae. Yung iba siguro kaya nilang ipaglaban yung pagmamahala nila kahit parehas sila ng kasarian. Ako kasi, hindi ko kaya. Hindi ako kasing tapang nila. Gustong gusto ko si Dan pero para sa akin, mali yun. Dahil ang paniniwala ko, hindi yun ang gusto ni Lord. Mahal ko si Lord kaya ayokong gumawa ng anuman na sa palagay ko, hindi pleasing sa kanya. I was in a difficult situation. Sa loob ng 3 taon, wala akong ginawa kung hindi itanong sa Panginoon kung bakit hindi na lang niya ginawang lalaki si Dan. E di sana hindi ako naman problema. Ini-imagine ko na nga na isang araw, aaminin sa akin ni Dan at sasabihin niya sa akin na lalaki talaga siya. Siyempre, hindi naman nangyari yun. Kaya nung 3 taon na kami, tinapos ko na. Ayoko nang ituloy kasi hindi ko naman kayang panindigan hanggang dulo. Mas lalo lang kaming masasaktan kung patatagalin ko pa. Maayos kaming naghiwalay. Losing her is not that easy. Pero sa pagdaan ng panahon, hindi ko namalayan na unti-unti ko nang nakalimutan yung feelings ko for her. Then when my heart has fully recovered, nakilala ko si Nath. Bata pa lang ako, ipinagdarasal ko na yung future man ko. Lahat ng qualities na ipinagdasal ko at pinangarap ko, natagpuan ko kay Nath. Nasa music industry din siya at kasama ko siya sa paglapit lalo kay Lord. Magkasama kaming nagdarasal hindi lang kapag nasa church. Minsan kapag magkasama kami, we pray together. When we have problems, pagkatapos namin pag-usapan, ipinagdarasal din namin. Ang sarap ng pakiramdam na kasama namin si Lord sa relationship namin. Minsan kapag tinititigan ko si Nath, napapabulong na lang ako na, Lord, sobrang thank you. Napakalaking panghihinayang kung sakaling hindi ko naranasang mahalin ako at mahalin ko ang lalaking ito. Thank you for sending him my way when I was ready. Nath and I have been together for more than 4 years already. Pero buhay na buhay pa din yung pagmamahal namin sa isa't isa. Pakiramdam ko sa bawat araw na dumadaan, mas pinapatatag pa ni Lord ang aming pagmamahalan. Totoo nga that the Lord will not take anything away from you without replacing it with a better one. Sabi nga ng favorite Bible verse ko, we will make a lot of plans, but the Lord will do what He has decided. Kahit anong gustuhin mo sa buhay, kung hindi yun ang plano ni Lord for you, it will not happen. Ang plano ng Panginoon ang matutupad anuman ang mangyari. Okay lang yun kasi yung plano naman niya ang pinakamagandang plano sa lahat. Salamat sa pagbahagi ng aking kwento, Nicole and Chris. I hope nakapagbigay ako ng pag-asa sa mga kapwa tambalanista na nalulungkot dahil sa mga planong hindi natuloy. Pag-ibig na naglaho at mga pangarap na hindi natupad. It might not make sense to you right now, but in God's perfect time, He will reveal the reason why. Minsan naman, He does show you why. He doesn't show you why. Just trust Him and know that you will be okay.
ang inyong masugid na tambalanista since 2017, Jessie. Hi, Jessie. Thank you for sending us a story of hope. Oo, ang daming ano, no, quotable quotes dun sa kanyang ano, dun sa kanyang kwento ng Mahiwagang Burnay. Parang ano, gusto ko to ilagay sa podcast para nasa ano siya, nasa nasa forever na ano na nakalagay sa ating podcast on Spotify. Kasi napakaraming magagandang lessons eh, di ba? Napakaraming story of hope. Yes, and story of napakaraming faith. Nakaka-relate na nakikinig ngayon na, oh nga no, may plinano ko, pero yung plano ko, hindi siya natuloy kasi yung pala, meron palang mas bonggang plano para sa akin. Correct. Di ba? Meron palang mas, mas maganda, mas bonggacious, almost mas, perfect, mas pang malakasan, yes. Yan na plano para sa akin, o di ba? Napakaganda nun. It's a really a story of hope na parang okay, kapit ka lang, di ba? Sabi nga ng kaibigan natin, pare, ka-faith ka lang, di ba? Si Lord ang bahala sa iyo. Yes, di ba? Ang maganda dito kay Jessie, no, laging merong ano eh, laging may Lord dun sa kanyang ano, dun sa kanyang kwento. Kumbaga parang everything in her life guided by yung what will be pleasing to the Lord. Yun, yes, yung ganun. Yes. Kasi meron akong na-attenda na Bible study na yun yung sinabi na parang, paano ba mamalalaman na yung sign na yun is from the Lord? Or paano ba mamalalaman? Kasi kalbawa, di ba, minsan may mga ganito eh. Lord, bigyan mo naman po ako ng ano, ng pera. Kailangan ko po ng pambayad dun sa inutang ko pong pambili ng bagong bra. Di ba, may ganong kandasal, di ba? May hulugan pa po ako. Po mamaya ang taong yan, ito. Di ba? Tapos, may nakita ka na isang babae na kasama mo naglalakad sa daan. Tapos yung babae, nahulog yung wallet. May pwede mo kasing maisip na, ay, ito na yung sagot sa aking mga dasal. 'Di ba? Sabi, nagdasal ako na nabigyan ako ng pera pambayad dun sa inutang kong bra. Correct, dadating correct, na yung Bombay, ganyan, 'di ba? So, maiisip mo, hala. Ito na 'yun. May nahulog na wallet, 'di ba? Eh yung wallet mukhang makapal. Oo. Oh, oh. 'Di ba? So, yung babaeng naglalakad, mukhang yayamanin, 'di ba? So, ibig sabihin, ay ito na talaga, 'di ba? So, it's actually a sign, 'di ba? Kung titingnan mo, sign siya eh na ah okay, ito yung sagot sa dasal. Pero ang tanong, how do you know? How do you know na yung sign na yon is the right sign, 'di ba? Kasi sa true sign yon, ay nahulog na wallet, pera, sign. 'Di ba? How do you know when ano, when it's the sign coming from the Lord? If it is pleasing to the Lord. Ibig sabihin kung yung matutuwa si Lord dun sa kung 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun eh, 'di ba? Matutuwa ba siya kapag kinuha mo yung wallet at maisip mo na ito na yung sagot sa dasal? 'Di ba? Or hindi, malamang hindi, 'di ba? Kasi hindi naman 'yan yung sagot sa dasal mo. Kasi nakita mo naman, 'di ba, na may pinang ano, na may-ari eh. Correct. Iba kapag ka, may nakita ka sa daan, tapos tatapakan mo, tapos unti-unti mo kukunin. O pwede rin yun, ibang style. Kasi pwede yun. Kasi pwede yun, partner. Kasi halimbawa, it's a really crowded place. Tapos sino pa ba yung pwedeng may-ari nun? Kapag ka binigay mo sa kinauukulan, sure ka ba na yung kinauukulan, hahanapin pa yung may-ari na 500? Oo, makakapag-hati-hatiin na oo, nila. Oo nga, hindi ikaw na yun. Ikaw na lang. Baka ito na, di ba? Teka, itong statement ba natin na to ay pleasing kay Lord? Sabi ni Lord, itong dalawang to, BI talaga. Sa true. Bad influence. Nakakalurky. Diba, yun yung parang guide. Kasi minsan, diba, pag nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo naman po ako ng sign. Kasi syempre, hindi naman lahat partner very spiritual that they actually get. Uh-oh. Diba, nag-gets nila yung ito yung sinasabi talaga sa akin. Hindi lahat kaya maging silent eh. Totoo, 'di ba? So kaya nga pag kalimbawa nagpe-pray ka na to give you a sign, lagi mong iisipin na okay, so kung may binigay na sign, itong sign ba ito eh magiging matutuwa ba si Lord kapag ano? Yun yung parang ano, yung maging gauge. Maging guidance mo. Oo, yun. Hindi siya madali ah. Yung mga ganyan na share ko lang kasi I recently heard that in a Bible study na sabi ko, oh, nga, no.
Yung pala yun. Yung pala yung parang pwede mong maging guide. Ganun. Tama. Ano lang yun eh. Kumbaga, practicein mo yung magganyang mindset. Mm-hmm. Na ang gagawin ko ba ngayong oras na to, na ang sasabihin ko ba sa social media mm-hmm. ngayon ay guided by what's pleasing to the Lord. Oo, matutuwa ba siya o hindi? Kasi yung ipopost ko... Chinismis ko yung yan. Yung kinemerut na kinemerut. Correct. Na nagkemelatik sila, kemehan diba? Pa more. Diba? Diba? Dapat practicein natin yung ganung klase ng ano ng thinking it. Yung sasabihin ko ba ngayon o yung action na gagawin ko mamaya, yung ipopost ko sa Facebook ngayon mm-hmm. ay makakatulong ba sa kapwa? Magugustuhan ba ni Lord yung ipopost kong ito? Kung ang tanong ay, kung ang sagot ay hindi. Nako. Diba? Para kanino yan? Nako, nakakatakot. Diba? Malapit na mag-summer. Labas ka na. Practicein mo na ang init. Diba? Yung mga ganun thinking. So tama yun eh. Dapat mabigyan ka ng tayo, hindi lang kayo. No? Tayo lahat, kami naman din. Magkumpisa na sa atin. Oh, yeah. Magkumpisa na sa mga sarili namin. Di ba? Bigyan natin mismo yung sarili natin ng guidance. Mm-mm. Ano sabi mo? Gauge. Kung ang gagawin ba natin ay tama o mali. Kasi minsan hindi na natin iniisip. Teka, popost na nga ako. Bahala na. Or ganito. Without thinking, ano magiging effect nito sa mga kabasa? Sa makakanood. Diba? Kung may video ka man na pinost. Yes. Diba? O kaya, limbawa, nagdadasal ka na, ay, naku Lord, sana magkaroon na po talaga ako ng joke. Gusto ko po talaga ng jowa. Tapos may na-meet ka. Mm-hmm. Eh kaso may asawa. Nako. O diba? Ang tanong, diba? Actually, ano naman, may na-meet ka naman talaga. Mm-hmm. Diba? Jowable naman din talaga siya. Diba? Lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki, nasa kanya. Diba? Pero ang tanong, diba? May asawa eh. Yan. Sa tingin mo ba? Tama. Correct. Eh may Diyosawa na ite. Nako, lahat ng mga subet. Nagpatay na ng ano. Sabi, ayan na ayaw naman. Na, ayan pinag-uusapan na naman. Correct. Tayo. Correct. Diba? Tayo na naman ang topic. Grabe. So ang tanong doon, para kanino yung gagawin mo? Kung ayan nalaman na. Mo na yung taong parang showable na type mo, ganyan. Mo ay may asawa pala. Ayan na. Oh. Diba? Kapag ka ginawa mo yan na kahit na alam mong may asawa, para kanino mo ginawa yun? Nako, sa pag-isipan. Stress. Ang ganda lang nung kwento ni Jesse because paulit-ulit niya rin sinasabi sa ating lahat at pinapaalala na gusto ko to eh. I hope, sabi niya, I hope nakapagbigay ako ng pag-asa sa mga kapwa-tambalanista na nalulungkot dahil sa mga planong hindi natuloy, mga pag-ibig na naglaho at mga pangarap na hindi natupad. Ang dami nating ganyan eh. Totoo yun. Tapos ang dami nating tanong pagkatapos. Lord, parang bakit? Diba? Okay naman eh. Oh, gusto ko yun eh. Bakit hindi mo binigay? Naman. Bakit hindi? Totoo. Diba? Meron ako mga naiisip na mga ilang mga i-share ko na lang sa podcast later on no. Na mga bakit ba't nangyari sa akin yung pala okay. Nalaman mo din yung rason. Nalaman ko. Yung parang feeling ko yun yung rason. Oo. 'Di ba? Na parang feeling ko yun naman yung rason. Baka God is saving you from something that's not good. Oo. 'Di ba? Na pala kaya pala hindi natuloy itong ano na to dahil basta, 'di ba yung mga ganun, napakaraming instances and we just have to remember that. 'Di ba? Na minsan it doesn't make sense. 'Di ba? Hindi siya nag-ano eh. Hindi ko makonek, 'di ba? Pero bakit? Pero sabi ni Jesse, it might not make sense to you right now, but in God's perfect time, he will reveal the reason why. Ganda noon, 'di ba? Ang ganda. Totoo 'yun. Minsan ano yung nababasa natin, 'di ba, pag pumupunta tayo sa simbahan ni Padre Pio, partner. Oo, pray, diba? Hope and don't worry. Diba, napakalakas ng statement na yun eh. Hindi natin napapansin minsan kapag wala tayong problema. Yes. Diba? Sinama ko ng tropa ko, punta daw kami kay Padre Pio. Diba? Hindi mo napapansin. Pero the moment na nagkaroon ka ng problema. Correct. Yung mga words na yun, parang sinasampal ka talaga. Diba? Sayong-sayo yun may pag-iyak ka talaga na, ayaw ko. Totoo nga.
Diba? So yung mga ganong klase, guidance po natin yan eh. Diba? Hindi lamang tuwing may problema tayo. Kapag pag tumatatak sa isip natin yung mga, simple lang yun eh. Pray, hope, don't worry. Diba? So ibig sabihin, kasi sabihin nun, eh, partner, na kapag ka nagdasal ka na, inano mo na, sinurrender mo na eh. Diba? Kasi tatandaan po natin, it's only during the moment of surrender, that's when the miracles happen. Mm-hmm. Diba? Kapag ka sinabi mo, okay, hindi ko na po kaya, doon na tayo doon sa nag-create ng solar system. Yan. Diba? Doon na tayo. Kau na po bahala. Doon na yung hoping part. Yes. And yun na yung don't worry part. Correct. Diba? So, napakaganda ng messages na shinare mo sa amin, Jesse, and we will talk more about this on our podcast. Salamat, Jesse. At kung ikaw meron ka rin ganyang klaseng inspirational story na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Ayan, dun sa lahat ng mga kabisya natin na inaabangan ng ating fanscan promo o mamaya bitinin muna namin kayo, ha? Sige, basta dapat tutok lang po kayo sa amin para magkaalaman na mamaya mga bandang mga 10 p.m. Uy, pero kasi hanggang gabi may namimigay na DJ. Pero sa programa ng Tambalan, basta bago kami matapos. Yan, diba? Antabayanan nyo yan. Antabayanan nyo po ang ating fan scan, the super scan for super fans. Magkano ba pamimigay natin? 500 lang? 500? Ganun lang naman. Ala, yun lang yun. Sipin mo yun. Dami mo na mabibili dyan. Opa. Meron nga akong kakilala, nagka-jowa sa 500 eh. Aba. So hindi mo masasabi. Oh, 'di ba? Kaya antabayanan niyo po 'yan. And para dun sa mga nakikinig sa atin sa mga probinsya, yung mga local provincial stations po ay meron po din pong sariling super scan. So antabayanan niyo po 'yan. Daily po ang Love Radio ay namimigay ng papremyo. Yan. Wow. Salamat mga kabisyo. At kung ikaw again, meron ka ring kwento na gustong mai-share sa amin, pwede mo kaming email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Or, Kabisyo, pwede kang mag-PM sa aming Tambalan Facebook page. Kung wala kang email, masanig ka sa Facebook, ayan. May access po yung aming Mahiwagang Burnay Writer dun po sa aming Tambalan Facebook page. So, mag-PM ka dun ng iyong kwento. Okay-dokie! Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At nagpapaalala, walang patatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!